Ito mga kaibigan, bumisita yung Vice President ng Amerika sa ating Pangulong Bong Marcos at kay BBM Sara. So, meron silang mahalagang itatalakay. Panoorin natin mga kaibigan. Pero bagong lahat ng yan, intro. Pasok! Ito mga kaibigan, panoorin natin. Talagang napakalakas ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader sa iba-iba mga bansa. Siyempre, dumadalaw sila, may mga magagandang plano yan mga kaibigan. Para sa mamamayang mga Pilipino. As you and I have discussed, I come from California.
thriving Filipino-American community there. And in fact, in the United States, by last count, there are at least 4 million Filipino-Americans. And we're good Catholics. And very good Catholics who celebrate Christmas, according to you, in the Philippines, 3 months of the year. Well, it's been said of us that we celebrate Christmas like we own, like we invented it. We certainly own it now. We start in September. Well, it is good to be here with you in this season. And as you said, the basis of our relationship is multifaceted. Our relationship is based on mutual commitment to the economic prosperity of the region and our respective nations. And during the conversation that we have today, we will talk more about what that means in terms of the opportunities that are presented through our mutual concern about the climate crisis and what we might do in terms of investments and renewable energy and thinking about clean power and the industries that will come about because of that commitment and what that will mean in terms of economic prosperity through the creation of jobs, the creation of industries, and the bilateral relationship we have to coordinate in that regard. So mga kaibigan ko, masyadong mahaba yung video, kaya mag-comment na tayo. Umpisa pa lang mga kaibigan, nakikita na natin at nararamdaman natin yung talagang welcome, pag-welcome ng iba-ibang leader ng bansa sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So napaka-grabe talaga yung kanilang hanga, ang kanilang pagpupursige na makausap, makamiting ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para pag-usapan yung mga tungkol sa economic at saka relationship ng bawat isa, di ba? So, isa itong nagpapatunay mga kaibigan na ang bansang Pilipinas ay nasa tamang kamay, nasa tamang pamamahala. Kaya huwag tayong mainip mga kaibigan sa mga ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa kapakanan at ikauunlad na ating bayan. Doon sa mga nagngangawa dyan sa kalsada, ano yan? Natural na siguro talaga yan mga kaibigan, dahil wala namang presidente na sinuportahan ng mga yan kundi puro mga pagkontra.